pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito, agree ako dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kasaba. Paano ba ito itanim? At tatanungin din natin ng ating guest po, nakalalasan ba ito? Lahat ng yan sa aming pagbabalik. Ito po ang agree ako dyan. Pagbabalik po ang agree ako dyan. Ngayong araw, ang mga kasama ko po ay galing po ng Pampanga. Siya po ang owner ng Torno Farm. Kasama po natin si Dr. Richard Torno. Hello, sir. Hello. Magandang araw sa atin, mga ka-agri. Hi, sir. Sir, ngayong araw, pag-uusapan natin, balita ko kasi sa inyong farm, sa Torno Farm sa Pampanga, marami pong kasaba. Opo, dito sa area namin dahil... Laman naman natin itong Pampanga, kami yung medyo malawak na area dito sa bandang gitnang Luzon. Maraming kasaba yung tinatanim, especially sa family rin namin or sa farm namin, maliban sa kasaba, ibang crops. Pero majority ng tanim namin is kasaba nga. Opo. Mahalaga ba para sa atin ang kasaba? Ay, oo, napakalaga niya, lalo na sa ngayon, no? Actually, ang tawag ko dito, plant for the future. Eh. Kasi, plant for the future? Yes, ang kasaba. Dahil, di ba, yung climate change, ang malaking ano nito sa mga laman, lalo na pabago-bagong panahon. Itong kasaba na ito, tinatawag nating resilient crop, kumbaga, kahit drought or kulang sa tubig, kaya niyang mabuhay eh. Kaya sinasabi ko na plant for the future, hindi niya kailangan, unlike sa other crops, kailangan ng irrigation or maraming tubig para mabuhay. Ito kahit natural moisture lang, buhay ang kasaba. Opo, ano nga ba yung ano sir, kasaba sa Tagalog? Balinghoy or kamoting kahoy. Kamoting kahoy, oo. Mm-mm. Tama ba? Kung kamoting kahoy, ito gumagapang to. Iba siya. Ano siya? Patayo to. Ano siya? Patayo, hindi siya gumagapang. Makikita mo para siyang ano, mga nasa 6 feet yung height niya eh. Oh. Sir, sige, pag-usapan natin yan. Paano po magtanim nitong kasaba? Napakadali lang ng pagtatanim ng kasaba, especially umpisa, siyempre, sa land preparation. Ilaland prep natin, yung araruin natin by mechanical or yung mga farmer, pwede nilang araruin sa pwedeng kalabaw or maliit lang yung area nila, kahit mga sarol, pwede na yan. Pero dito sa amin, dahil plantasyon, mga makinarya yung mga ginagamit namin. Inaararo yan kasi ang kasaba kailangan isang susi na magandang nandiyan yung susi niya, yung magandang land preparation. Diyan yung isang susi. Then, after ngang magtanim, i-prepare natin yung planting materials. Yung itatanim natin, siyempre, kukuha tayo sa mga magandang klaseng variety. Yung kami, may mga nursery po kami na naka-establish. Doon din po kami kumukuha ng pangtanim namin. Sir, ano ba yung tinatanim sa kasaba? Yung mismong bunga ba? Yung stem? Ano ba to? Yung stem po, stem. Stem yung tinatanim. Depende rin yun sa edad.
Dapat nasa 6 months pataas yung tinatanim natin, hindi sobrang bata, hindi rin sobrang matanda. Kami, 6 to 1 year old, yun yung ideal na pagkuhanan ng tanim. Opo. Tapos nabanggit mo kanina, kailangan magandang variety, magandang klase. Malaman ba sa stem kung maganda siya? Actually, ang pagkuha ng variety, hindi lang sa actual eh. Tinitignan din dyan, kinoconsider natin yung sakit, parang animals din yan. May mga tinitignan din natin kung ano yung source na pinanggalingan natin. Dapat malinis sa mga sakit. Tsaka yung mga sa gross, makita pa lang natin yung history niya. Titignan din natin yung history. Kung maganda yung history, siyempre doon tayo kukuha na yung magandang klase na mag-ani or matibay ba sa sakit. Yun yung mga kinoconsider natin. Opo. Sir, ano yung klase yung mga paraan natin sa pagtatanim ng stem? Sa inyo, anong pinapractice niyo po? Dito sa Pampanga, dalawang klase yung pinapractice namin. Pero dahil mainit nga sa amin, yung halimbawa, yung first quarter ng taon from January to March, yan yung ideal na pagtatanim dito sa area namin. Pahiga yan, mga 5 to 6 inches. Then ilulubog lang yan sa lupa. Then tatabunan ng mga 2 to 3 inches. Yun, mga ilang araw lang lalabas na yung shoot nung ng tanim. Ano yun, sir? Patayo? Nakapatayo? Pahiga. Nakapaslan? Pahiga. Ah, pahiga. Pahiga. Yung patayo naman, ginagawa namin during rainy season, halimbawa tag-ulan ng June, yung first onset ng ulan, patayo yung tinatanim namin, mga 6 to 8 inches naman yan, mas mahaba dun sa pahiga. Dahil lang bakit mahaba or during tagulan kalaban ng sorghum dapat nakauna rin siya para maka-establish ng canopy. Kailangan naka-advance yung stalks na itinanim natin. So sa tag-ulan iba ang inyong paraan, iba din ang paraan sa tag-araw. Tag-araw. Oh. Ano pong variety ng inyong kasaba, sir? Dito, dalawang klase yung tinatanim namin, yung tinatawag namin Lakan 1. Ito'y Lakan 1. Ito'y dual purpose siya. Pwede siyang for food or pang feeds. Then yung isa naman, may rayong 72 kami. Industrial variety siya. Intended siya sa paggawa ng starts or paggawa ng feeds. Yung mga, kasi sa amin, 60% sa mga produce namin pinaprocess namin sa mga feed miller or mga feed industry, mga feed millers dito sa area sa Pampanga or sa Central Luzon, sila yung mga siniserve namin. Kasi ang kagandahan kasi sa tatanim mo pa lang, may presyo na. May presyo na kami. Kumbaga, itatanim pa lang namin yung kasaba, may presyo na kami sa market. Yun ang, kaya isa yun sa kinoconsider ko na sure may kasiguraduhan yung merkado. May buyer na agad. Yes. Opo. Parang nagulat ako, feed miller, tapos sinahalo sa pagkain ng baboy. Tama, ganun ba sa tama? Yes, ang kasama kasi, isa sa mga pinagkukuhaanan ng source ng energy or carbohydrates. Carbohydrates. Maliban sa mais, kasi lalo na ngayon, mataas ang presyo ng mais. Mm-hmm. Ang kasaba, hindi naman sa ganun kataasan. Pwede siyang pandagdag ba na para maipababa rin yung cost ng pagkain ng manok or pagkain ng baboy. Oo. Kasi ang alam naman natin sa economy, lalo na kami, kinoconsider namin, ayaw din namin yung sobrang taas ng presyo ng produkto namin, ayaw din namin sobrang baba para kawawa naman yung mga end user na pag mataas ang feeds, walang ganong gagamit, wala ring tataas ang presyo ng baboy, tataas ang presyo ng manok. And then, yung economy natin medyo struggle. Kaya nasa mean lang kami, nasa gitna. Umbaga win-win solution. Mm-hmm.
balik ako dun sa ating stem, no? Pagkatapos po ba na itong itanim, eh, diretso dilig na po ba ito? Saka gaano po ang pagdidilig dito? Paano po, sir? Ah, napaka very good question yan. Ang kasama kasi pag itinanim natin dun sa, kumbaga sa taga sa panahon, gaya namin, tinatanim kami ng February, kahit walang irrigation, buhay siya eh. Buhay ang kasaba. Ito lalagain itong kasaba? Hindi ko masasabi hindi alagain. Kumbaga, kailangan din ng tutukan. Pero pag binigay mo yung ano rito, yung tutok ka sa kanya, bibigay niya yung may kapalit na yung harvest maganda mo. Maganda kapalit. Maganda. Pero isang bagay nito, kahit magtanim ka ng maraming area, manageable pa rin dahil hindi masasacrifice, lalo na hindi siya ini-irrigate. Basta't makontrol mo lang yung width ng pagtubo. Maganda na yung kalalabasan. Basta't kasi ang pundasyon nga namin, ito nga, matanim siya sa panahon, mabigay yung sustansya na kailangan niya. Mm-hmm. Then, ma-manage mo siyang mabuti sa damo. Pag ginawa mo yun, 99% maganda yung yield na kakalabasan ng kasaba. Na may nabasa ko na mayroong kasaba na nakakalason. May kasaba na mataas ang hydrocyanic acid. Ito yung tinatawag nilang... Pero bago ka malason, technically dito sa Pilipinas, ito yung... may mga kasaba na matataas na... Yun nga, yung ACN. Pero dito sa Pilipinas, o konti na lang yan, tsaka hindi yan halos tinatanim commercially. No? Lalo na sa feed industry, sa pang-food, yung ginagamit nga namin, yung lakhan. Napakababa, no? Kayang i-tolerate ng katawan. Sa Japan, si study, yung hydrocyanic or yung mga chemicals na sa loob ng kasaba, may anti-cancer property. Kaya kayang i-tolerate ng katawan. Kaya yung maling ano eh, maling parang nakaka na pagbaligtad daw yung tanim, may lason. Pero siguro bago ka malason, kakain ka muna ng mga 5 kilos na press. Imagine press. Oo, fresh. Pero pag nainitan kasi yan or nabilad, nabibreak na yung ano eh, yung mga lason or yung natural toxin niya eh. Kaya in nature, safe pa rin ang kasaba, kainin ang kasaba. Opo. Tapos sir, wala naman tayo kalabang peste dyan sa pagtatanim natin ng kasaba. May peste rin na, kaya kanina parang hayop din yan. Basta't maganda yung pagkuha mo ng mga variety or pinagkukuhanan mo ng mga planting materials. Isa yung pundasyon eh. Kasi pag kumuha ka sa mga baga sinatawag namin pumulot ka lang na itatanim mo or kumuha ka sa may sakit. Sa kasama kasi pag mataas ang parang sa tao yan or sa hayop, pag maganda yung immune system, kaya niyang labanan yung mga sakit na pwedeng dumapo sa kanila. Kasi yung mga sakit, like mga bakterya, mga fungus, yun yung mga ano sa... Or sa kasaba, may tinatawag kaming witch's broom. Yun yung major na sakit na iniiwasan namin. Pero kung maganda yung source ng planting materials mo, malaking porsyento hindi ka tatamaan ito. Tsaka pag maganda rin yung timing na pagtatanim or gaya kami, synchronized planting kami. Pag nagtanim kami, sabay-sabay. Sabihin, yung edad nila, sabay-sabay. Kasi pag may matanda, may bata, minsan yung matanda, matibay na yan sa sakit. Yung bata, yung mga tatamaan eh. Kaya pag nagtanim nga kami dito sa area namin, sabay-sabay. Ibig sabihin, kung tatama man yung sakit, controlled pa rin. Mm-mm.
Tama ba ako? Ito yung mga bunga na to sa ilalim po, no? Mm-hmm. Pero sabi mo kanina, sir, ito mataas to. Mataas yung stem. Oo, yung stem niya. Yung tubers sa baba. Then yung leaves, kailangan natin ma-establish din yung magandang pagtubo ng tawag doon yung leaves niya or yung mga dahon para matakpan yung canopy or makapag-establish ng canopy or parang umbrella. Pag naka-umbrella kasi, yung mga damo sa ilalim, mamamatay. Pag walang damo, maganda yung tubers for ano yung paglaki ng ano ng tubers. Opo. Napaisip lang ako kasi sir, di ba pagka tayo nagtanim ng mangga, tumingala ka, makikita mo na yung mga bunga. Yung yes. Sa'yo, paano mo namomonitor yung bunga ay nasa ilalim? Yeah, ano nga namin dito sa family namin, sabi ko, kasaba is just like, ano eh, parang fake like kasaba. Naniniwala ka na may laman or magkakaroon ng tubers sa ilalim. Dahil ano nga to eh, ang pagtatanim ng kasaba kailangan mo matinding ano eh. Kaya maliban sa mga sustansya na binibigay natin na kailangan ano rin yung faith mo rin dito na yung panalangin. pero napakabait ng Panginoon na ilang taon na rin kami nagtatanim ng kasaba. Malaking porsyento naman na ano na maayos naman yung mga yung production namin. Dito makikita mo napakabait ng Panginoon sa akin. Kasi 'di ba, yung kung sa iba ang dali kasi makita, oy, may bunga na, binibilang pa yung bunga. Yes. Sa kawating kahoy, may bunga na ba? So, ano yan? Kaya lang pala tayo may bunga yan. Yes, may scientifically pwede mo rin siyang ano kasi through research and development or Oreo. Kami kasi yung recording, napakaalaga ng recording namin. Halimbawa, sa ganitong area, ganitong yield na na-harvest namin, ganito yung recovery nung dinry namin itong kasaba. May mga sa susunod, pwede namin ayusin kung may mga pagkakamali man din kami na-introduce before. Kaya ano nga, non-stop improving, sabi nga, yung ginagawa namin dito sa farm namin. Gaya niyan, nag-establish kami ng nursery. Yung mga, dahil may knowledge naman tayo sa genetics, yung mga magagandang traits ng mga kasaba na na-harvest namin, kinikip namin yung mga stem or mga parent stock na pinagkuhanan. Opo. Sir, isa ko pang tanong dito sa ating mga kasaba. Pagka ano, di ba mag-harvest, ilang buwan bago yung mag-harvest galing dun sa ating step? Depende yan sa variety or depende yan sa need. Yung pang food grade, as early as 6 months pwede mo na siyang harvestin. Pero pinaka-ideal talaga na sa 10 to 11 months depende rin yung sa variety. Pero dito sa farm namin, average months na ina-harvest namin, nasa 11 months. 11 months? Oo. Sayang kasi naman mo kanina meron kang tag-araw sa katag-ulan. Mm-mm. Yung tag-ulan naman, napaka-konting porsyento lang na tinatanim namin para ma-serve lang namin yung commitment namin sa market. Mm-hmm. Lalo na sa food grade or sa palengke or nandiyan yung mga divisoria, si Balintawak or mga near market dito sa area or yung mga processor ng kasaba cake. Kasi pag nawalan niya ng supply, kahit paano, kinoconsider din namin sila. Na even na medyo mababa yung yield namin or sabihin namin may sasacrifice kami, pero sila yung katuwang namin sa ano eh, sa industriyang ito. Kaya kailangan din nilang umikot eh. Kaya may give and take din kami. Kaya nagtatanim kami ng tag-ulan para ma-serve nga sila. Parang ano yan, panghabol. Yes. Sa ibang bagay naman, sila rin naman, kino-consider din kami. Halimbawa,
sobrang dami ng supply, kino-consider din yung amin na tinutulungan din kami. Opo, give and take, sabi niya. Yes. Sir, meron ba ang naging incident sa inyo na nalusaw yung ano bunga? Ay, meron. Meron yan. Ano yan? Paano nangyayari yun? Ba't nagkakaroon ng nalulusaw? Yes, kasi sa una, sa pagpili pa lang ng area, yun yung malaking i-consider. Kung yung area mo na binabaha or laging may tubig, ako hindi ko rin i-recommend na tamnan siya ng kasaba. May mga area kami na ako noon nung una, nagkamali ako, kala ko hindi siya binabaha, tinamnan ko. After 6 months, nalusaw yung mga tubers. Ang problem talaga nun yung site selection. Kaya yung area namin, nasa tabi kami ng bundok, or medyo maayos yung drain ng lupa, ng tubig, yun yung mga ideal na tatamnan. Kasi diba, 6 months bago malaman na wala ka palang aanihin. Ang sakit nun. Yes. Yes. Kaya yun, hindi ko nire-recommend na tamnan ng kasaba. Opo. Pero maraming areas sa Pilipinas, lalo na bandang south or bandang Mindanao, yan ideal yan sa tamnan ng kasaba. Pero yung mga tinatamnan ng palay or yung mga paddy area, sila yung ano, hindi ko rin nire-recommend na tamnan ng kasaba. Opo. Ayan, katulad sa lugar namin, may baysiha. Naku, huwag kayo magtatanim ng kasaba. Oo, may nagtatanim dyan, bandang yung bundok, bandang... Opo. Paakyat, mga kapuntong bungabon, yan. Yes. Iba, pwede yan. Pero yung mga Santa Rosa, naku. Ay ba? Kaya may kanya-kanya tayong area na ano, pwedeng itanim. Kaya nga, hindi lahat pare-parehas. Kaya yung mga area na mataas yung area, ayan, pwede ang kasaba. Sir, sa ating pagbabalik, pag-usapan po natin, ano ba yung tamang storage para po dito sa ating mga na-harvest? Ayan, yes. Naabangan niya ng ating mga kasamahan sa pag-a-agri. Ito po ang Agri Ako Dyan. Magandang araw, ako si Leslie Adam Dison at ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng panna cotta. Ang mga kailangan natin ay 1/3 cup of fresh milk, 2 tablespoon ng gelatin powder, 2.5 cups of heavy cream, 1/2 cup of sugar, at ang ating pangmalakasang mangga. At alam nyo ba, according sa Guinness Book of World Records, na the sweetest mango in the world ay ang Carabong Mango. At sa aming show na Agri Ako Dyan, ipinakilala ang dalawang bagong variety ng mangga. Ito ang Katimon Mango at ang R2E2, mango na galing Australia. Sa isang mixing bowl, ihalo natin ang 1/3 cup of milk at ang ating gelatin. Haluin itong maigi hanggang sa ma-dissolve ang gelatin. Habang hinihintay natin ang gelatin, ilagay na natin ang ating 2.5 cups of heavy cream sa ating kawali. Halu-haluin natin itong bahagya hanggang sa ito ay kumulo. Kapag kumukulo na, maaari na natin ilagay ang ating asukal. At halu-haluin ulit natin. Kapag na-dissolve na ang asukal, maaari na natin ilagay ang ating gelatin mixture. Dahang-dahang ibuhos. At patayin na natin ang apoy. Halu-haluin upang kumalat na ang gelatin mixture. Habang pinalalamig natin ang ating cream, maaari na natin ilagay ang mga mangga. Kung saan natin i-store yung ating mango panna cotta. Siyempre, hindi natin titipidin, di ba? Kasi ito nga ang ating pangmalakasang mangga.
At kapag okay na, maaari na natin isalin ang ating cream. At tapos na nga natin isalin ang cream sa ating mga lalagyan. Ngayon naman, ipalalamigin natin ito sa ref ng 2 hanggang 3 oras. Takpan lang natin ito ng clean wrap bago natin ipasok sa ref. Ngayon, ipasok na natin sa ref ang ating panakota at hintayin na lang natin siyang tumigas. At ayan na nga, ito na nga ang ating panakota. Ayan, makikita nyo, nagawa na siya at makikita nyo ang ating mangga sa ibabaw na ating panakota. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kumuha na rin kayo at bumili ng mga ingredients dahil alam kong kaya mo to! Nagbabalik po ang Agree ako dyan. Doc Richard, kaya na pa natin pinag-usapan itong kasaba, no? Sabi mo, 60% puro babae ang nagtatrabaho at kayang-kaya. Yes. Sa inyo po ba, ano, first in, first out, parang ganun? Sabihin kong ganun na nga, yung unang natanim, yun yung unang i-harvest, or depende yan sa need. Kaya, di ba, may pang food grade nga po kami niya, tsaka mga pang industrial grade. Kung mataas naman, halimbawa malaking demand si industrial, baka sila yung mapaunang ma-harvest. Oh. Tapos sir, itong mga hina-harvest nyo, may time pa ba kayo na i-store to o direkta na to sa mga kliyente nyo? Gaya nung sinabi ko kanina, yung industrial grade, sabi ko nga, bago po namin ni tatanim, may presyo na po kami. Bibili na. May pag-pick up na. Kumbaga, ang ginagawa namin, pagka-harvest, ipaprocess po yan. Yung process po kasi namin, harvestin, i-granulate or gigilingin at ibibilad. Binibilad po namin yan mga 2 to 3 days na mayroon siyang 13 to 14% moisture. Pagka bilad po niyan, pag na-correct na yung moisture or yung starch content niya, maayos naman, diretso na po delivery yan, diretso na sa mga feed mills na suki po namin. Kaya hindi na po namin kailangan i-store pa. Kasi sayang naman, i-store mo, then sasakay mo na naman sa truck. Ang kagandaan niya, sabi ko nga, may presyo ka na naka-establish eh. Idiretso mo na yung cost of money mo. Bagay, balik ka agad. Tama ba yung nadinig ko, sir? Kayo magpapatuyo, kayo din magigiling? Yes, gigilingin, ipapatuyo. Yun yung isang method sa kung yung market po pang feeds. Opo. Yun po yung ginagawa po namin. Oh. Pero pag gano'n naman, ng prutas talaga. Pag yung mga pang food naman, harvestin yan, then diretso na sa truck, diretso na sa palengke or sa mga processor na gumagawa ng cassava cake. Alam natin yung cassava kasi sa highly perishable, mga 2 to 3 days lang yan. Pag hindi na-process, medyo nagkakaroon ng streak or nagkakaroon ng black spot sa ano eh. Kaya, kahit maaari, fresh lagi yung dinideliver natin sa mga client po natin. Ang inyong farm, nami-meet naman yung demand. Parang mataas yung demand. Ito niya, kulang pa po. ang ano namin, lalo na sa feed industry, malaki yung demand. Sabi nga nung isang kliyente ko, sir, kahit ilang tonelada pa or kahit 10 truck kada araw, kaya mo namin i-absorb or ibang company, ganun din po. Gaya ngayon na napakataas ng mais, ano po talaga? Kasaba ang ginagamit. Kasaba, pang dagdag ng inclusion or babawasan si corn, dadagdagan si kasaba. At ginagamit din kasi itong binder or source of energy sa feeds. Opo. So kung ako pala yung nagbabalak na magtayo ng sarili kong farm, magandang investment kung papasukin ko tong kasaba. Dahil parang malaki ang demand dito sa atin.
Yes, lalo na ako, in-encourage ko yung mga young entrepreneur. Ako kasi itong pagsasaka, talagang kinoconsider ko na business. Mm-hmm. Pag sinabi mo kasi maraming mga farmer or gustong pasukin itong build ng pagpa-farming, dito kasi consider mo lahat. Pero in the end, talagang kailangan makita mo yung ano yung profit. Kailangan kang kumita. Itong kasaba, re-recommend, highly recommend ko itong ano, kung may mga bakante silang lupa na hindi tinatamnan, pwede itong tamnan kasi hindi siya ganun ka... Basta hindi nagkakaroon ng stagnant na tubig. Tsaka hindi siya ganun kaselan sa lupa. Kahit medyo acidic yung lupa, kaya niyang mabuhay. Hindi kamukha ng other crops na maselan talaga. Kaya kung titignan mo yung mga karatig bansa natin, halimbawa itong Thailand, konting ano lang, ang Thailand gumanda yung industriya nila, yung economy nila through itong kasawa industry. Mm-hmm. Ito yung nagpaangat sa industriya nila. Kaya ang Thailand, sila yung world's largest producer ng kasaba sa buong mundo. Yes. Kaya ako nakita ko yan sa Thailand or sa ibang bansa. Sabi ko, sa amin kasi nung binata ako, mga tatay ko, konti lang yung tinatanim eh. Pero nung nakita ko na may potential siya, dito ko na pinasukan yung papasok nga ako sa large scale at mga may mga naka-umbrella rin akong farmer na tinutulungan namin. Mm-hmm. Sama-sama kami magtatanim upang produce yung demand nga ng market. Opo. O yung commitment na namin. Sir, paano kayo na-connect dito sa sa feed mill? Siguro yung 2003, medyo ito nga bumagsak yung tanim, yung presyo ng kasaba. Mm-hmm. Tanim pa yun ng father ko noon eh. Sabi ko nga, "Kay, bakit di pa ina-harvest ang kasaba?" Eh sabi niya, "Bagsak ang presyo." Mm-hmm. Eh sabi ko, pwede yung gamitin sa feeds. Eh dahil vet nga tayo, may mga kaibigan na ko, mga kaklase na nag-work sa iba-ibang company. Opo. Ng pagawaan ng feeds. Tinawagan ko sila, sabi niya, "Dok, laking demand namin yan, marami yung kailangan namin." Yan, nag-start ako doon. Then nakita ko, pati yung mga katabing farm namin, tinulungan ko magbenta sa kanila. Yun, tinuloy-tuloy na namin yung pagtatanim. Nag-start kami sa ganito, then pag kumita, bibili na, pag may naipon, bibili ng lupa, hanggang lumaki ng lumaki. Ganun yung mga ginagawa namin eh. May mga area naman na bakante, rinirent din namin. Ang ano ko, nanginayang ako pag may mga bakante na lupa. Gusto ko maging productive, yes. Kasi sa totoo, saan ang laki ng opportunity talaga sa pagtatanim sa atin eh. Basta masipag ka, matyaga ka, pwede ka talagang kumita. At saka tamang market, kailangan po yung tamang market. Tsaka yung ano namin, yung isa sa mga prinsipyo na lagi kong sinasabi or sa farming, feed yourself. Parang kailangan pakainin mo yung sarili mo eh. Sabi nga, lalo na sa mga like this pandemic or di natin masabi itong future, kailangan mong pakainin yung sarili mo or kahit ano lang yung tanim mo, hindi lang ito kasaba eh. Yung prinsipyo ng father ko na kailangan mong pakainin ang sarili mo. Pag napakain mo ang sarili mo, yung sobra, pwede mong pakainin yung kapitbahay mo. Tama. Eh pag ganun yung concept or prinsipyo, walang magugutom, sabi. Diba? Mm-mm. Ganun yung mga ano namin. Kaya pag may bakante na lupa, kailangan ng tamnan. So interesado ako dito sa kasi ngayon ko na talaga nalaman na ang kasaba pala ginagamit sa feed. Sa tagal namin nagbababoy ngayon ko lang nalaman na ang kasaba ginagamit sa feeds. Ano nga po ulit yung variety ng kasaba na ginagamit sa feeds? Kahit yung pang food grade pwede siyang gamitin. Pero
yung kami, yung variety na ginagamit namin sa feeds, yung Rayong 72 o kaya yung Lacan 1. Actually, we have 48 varieties dito sa Pilipinas na lahat 'yon pwedeng gamitin sa ano, sa feeds. Pero may mga 48 on pang food variety, like yung mga Lacan variety na na-establish din dito sa Pilipinas. Pero majority doon pwedeng gamitin sa ano. Kasi ang feeds kailangan mo ng mataas na ani. Kumbaga yung product, yung yield mo kailangan mataas para pag pinatuyo mo, yung recovery mo maganda rin or yung yield mo. Kasi totoo niyan, medyo mababa, hindi, compare mo sa food grade, mas mataas ang presyo ng food grade sa feeds. Opo. Pero ang ano diyan, padamihan na lang ng ani. Kumbaga, pag mataas yung yield mo, volume kasi yan. Volume. Doon ka babawi. Saka, unlimited yung market. Mm-mm. Kahit gano'ng karami yan, with harvestin mo, then may bibilit doon sa produce mo. Opo. Alam nyo kasi ang kasaba, alam ko lang dyan, ginagamit yung pampalapot. Sa mga, ayaw, pansit, lomi, pwede yan. Kung gusto mo medyo malapot. Or kaya chop suey, ginagamit din yan, no? Tapos kasaba cake, yan yung mga alam ko na gamit sa kasaba. Kaya nagulat po ako talaga na ginagamit siya sa feeds. Eh kung ganyan, malaki po talaga ang market. At malaki, ano yan, malaki ang return of investment. Yes. Dito po sa no, sa South, lalo na sa Lanao del Sur or yung ARMM region, yan ang pinakamalaking area na taniman eh sa bandang South. Diyan po may mga processor po diyan na gumagawa ng cassava starch. May kilala ko samahan namin sa organisasyon. Mayroon silang starch factory. Oh. Yung taniman po nila doon, kung hindi ako magkamali, hindi bababa ng 5,000 hectares. Wow. Doon sa ARMM area. Oh, oh. Sa Lanao del Sur. Malaki. Kaya kahit sila, ang kasaba, staple food nila doon. Dito sa atin, sa Tagalogan or dito sa Luzon, bigas. Sa kanila, ang staple food nila, kasaba. Opo. Kamoteng kahoy. Mas malalakas pa nga sila eh. Yes, saka good po ito sa ano, mga diabetic. Ang glycemic index, yung GI nila, mababa. Pag slow release. Kung diabetic ka, hindi kagad-agad yung bilang taas ng sugar. Slow yung release ng sugar niya. Kaya good po siya sa diabetic or mga nagda-diet. Kaya, tatanong ko pa lang yan eh. Ano po yung mga health benefits? Inunahan niyo ako eh. So, kung ikaw eh, mataas ang sugar mo, ay, di ba, alam naman natin, karaniwan sa matataas ang sugar, sa kanin din, nakukuha, malakas ng kumain ng kanin, tataas yung sugar mo. Pero ito, makabuting kahoy, maganda pala. Mm-hmm. Ako kasi mapanuri ako, di ba may mga diabetic drinks, yung mga ayoko magpanggit ng brand. Pero kung titignan mo doon sa nutritional packs nila doon, yung main na ingredients ng mga noon, tapioca or kasaba. Kaya ano talaga to eh? Malaking yung health benefits niya or yung glycemic index niya mababa. Opo. Naku, napakaganda ng kasaba. Yes. Lalo na yung dinanggit mo yung sa feed, sir. Hindi ko makakalimutan yan. Yeah. Pwede. Para mapababa yung ano, yung cost to produce ng feeds. Okay. Isang ano talaga itong kasaba. Yung meron feed mill na dito sa atin na isa sa mga pinakamalaki. I know ano siya eh, isang tinatawag nilang food basket of the world. Ito sa mga isa sa mga binibigyan ko na kasaba eh. Imagine napaka yung R&D nito napakaganda. Ang kasaba talaga yung ginagamit. So ano yan? Yung kasaba mo na
binibigay dito sa ating mga feed millers ay gumagawa ng feeds sa iyo lang lahat yun, yung kasaba, o nag-outsource ka na rin? Yung sa amin dito, 80% sarili ko, 20% yung mga sama akong partner. Pero ngayon, yun yung mga ano ko ngayon, gusto ko gayahin nila ako. Mm-hmm. Yun nga yung lagi eh. Okay lang, sabi ko nga, okay lang kopyahin nila ako eh, yung ginagawa ko eh. Ang lawak pa ng market, ang lawak pa. Pero maliban sa akin, sa bandang Cagayan Valley region, yan, marami na rin din nagtatanim dyan. Mga kasamaan din natin. May ano kasi kami, may grupo. May grupo or organisasyon na mga plantador ng kasaba. Oh. Kaya, sir, paano nga join dyan? Halimbawa, meron tayong mga kasama sa pagsasaka ngayon na napanood tayo. Gusto nilang sumama dyan sa grupo nyo. Paano po? Ang madali lang, basta meron siyang kasaba at willing doon sa mga kahit anong grupo. Lugar ba, pwede sila? Oo, ano siya, national siya, basta nasa Pilipinas. Kaya nabanggit ko kanina yung mga nasa south, nasa north. Opo. Ayan, upang mapaganda natin yung ano, yung industry. Kasi ito yung ano namin eh, gusto nating maraming magtanim ng kasaba dito sa Pilipinas. Kasi sabi ko nga, food for the future eh. Ito yung resilient crop na malaking yung contribution niya dito sa paglago ng ating ekonomiya. Opo. Sir, bago tayo magtapos, ayan, sinimulan nyo na eh. Ano pa po ang gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan pagdating po dito sa pagtatanim ng kasaba? Kung sila man po ay nag-iisip na magtanim ng kasaba o meron na silang kasaba farm? Simple lang po. Unang-una, ang pagtatanim ng kasaba, ilagay natin yan sa puso. At kahit anong bagay, basta mahal mo yung ginagawa mo, magkakaroon ng bunga or yung resulta. Mm-hmm. No? Pag ginawa mo yung best mo, kahit anong bagay yan, i-bless ka ng Panginoon eh. Gaya namin, personally, nasubukan namin yung itong simple lang. Kaya isang ang tawag kasi rito, kamote. Sa Kapampangan sa amin, ang kasaba is tawag kamote. Mm-hmm. No? Or pag nagtanim ka ng kamote, nung elementary age, pag wala kang masagot sa teacher, go home and plant kamote. Then, pero ano yun, mali po yun. Sabi ko sa teacher ko, hindi, ano lang to, maling ano po yun. Pwede kong sabihin, magpapasalamat ako sa teacher ko eh. Na pinagtanim ako ng kasaba or kamote. Pero, ano po siya, malaking potential na industriya itong kasaba, lalo na sa Pilipinas. Kasi alam naman natin na compare sa other crops, halimbawa sa iba, bibili ka pa lang ng seeds para makapagtanim ka. Dito sa kasaba, kung may nag-start ka ng konti, kahit kumuha ka lang doon sa stem mo, pwede ka nang magparami. Then kahit family labor lang, kaya mong mag-survive. Kahit kung konti lang yung pambili mo ng abono, kung masipag ka naman magkumuha ng mga organic matter dyan sa mga tabi-tabi, pwede i-apply sa kanila, buhay na si kasaba. Kumbaga, kaya niyang mabuhay, sabi ko nga, it's a resilient crop. Kaya, kahit saan, may merkado, kung wala man, pwede mo siyang i-process. Yes. Na gawing kasaba cake, pichi-pichi. Marami itong pwedeng panggamitan. Wala, sabi nga, walang magugutom kung may kasaba. Tama. Kasi kahit saan, pwede siyang tumubo eh. Compare sa other crops, kailangan mo ng, compare mo sa rice, ang daming tubig na kailangan. Compare mo sa other, itong kasaba, asa ka lang sa moisture na binibigay ng nature, okay na. Yes. Kaya napakabait ng Panginoon, binigay itong kasaba na may purpose sa atin. Kaya, lalo na sa mga youth or gustong pasukin itong
cassava business, I'm highly recommend na pasukin itong negosyo. Thank you, sir. Mm-mm. Dok, ang dami ko natutunan sa iyo. Maraming salamat po talaga. Oh, maraming salamat din. Opo. At isa na naman kaalaman ng ating natutunan sa aming episode ngayon ay ito nga po yung pagtatanim ng kasaba. Ito ay may dalawang varieties, ang Lakhan 1 at Rayong 72 na pwedeng gawing starch and feeds. Ang kasama din ay may tuturing na plant for the future dahil ito ay maaaring mabuhay sa tag-init at tag-ulan. Kaya ano pa hinihintay nyo? Magtanim tayo ng kasaba. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree ako dyan.